2017, nagbukas ang entablado para sa mga munting tinig na handang ipamalas ang kanilang natatanging talento at matapos ang makapanindig balahibong tapatan na ang Himidjan Pride Talili ang titulo bilang kauna-unahang kampiyon ng tawag ng Tanghalan Kids. Itong taon ang nagdaan, panibagong henerasyon ng mga munting bituin mula sa iba't ibang kapuluan ang matapang na nagpasiklaban. Mga kabataang may bitbit na matinding inspirasyon at pangarap na handa nilang ipaglaban. At dumating na ang panahon para harapin ang mga nanaiig na hili. Ang pinakamatinding hapon ng kompetisyon. Ang huling tapatan ng ikalawang taon ng tawag ng Tanghalan Kids. 8 grand finalists ang huling magtatapatan sa huling pagkakataon para sa tsansang tanghalin bilang panibagong kampiyon. Mula sa San Nicolas, Pangasinan, John Hendricks. Mula sa Kawit, Cavite, Alia. Mula sa Pagbilao, Quezon, Dylan. Mula sa La Union, 30. Mula sa Balayan, Batangas, Nathan. Mula sa Kidapawan City, North Cotabato, Diane. Mula sa Muntinlupa City, Clet Nicole. Mula sa Dumaguete City, Kim. Sa panibagong yugtong ito, kaninong boses kaya ang bibida sa entablado? Sabay-sabay nating tutukan ang kanilang maaksyon na hamunan sa kantahan. Dito lang sa ikalawang taon ng Tawag ng Tanghalan Kids, ang huling tapatan! Live from Showtime Studio! Mga munting tinig na may puso pang ito ang huling tapatan ng Tawag ng Tanghalan Kids sa Showtime! And here are your hosts, Vong! Ng may saya at maging tulay ng pag-asa. It's Showtime! Ah!
kasamahan. Lahat kasama, walang iwanan. Madam Pico nagsigawan. Daang-daang kabataan ang taas noong nagpakita ng kanilang husay sa tanghalan. Bao ng kanilang mga tinig, ipinarinig nila ang sigaw ng kanilang mga puso at pinatunayang hindi magpapahuli sa kantahan ang kanilang henerasyon. Ito ang Tawag ng Tanghalan Kids, ang huling tapatan! Ngayong araw, walong grand finalists ang magaharapan para isakatuparan ang kanilang pangarap na hiranging Tawag ng Tanghalan Kids Grand Champion! Yes, at para makiisa sa selebrasyong ito, nagtibon-tibon ang mga kapitapitagang pangalan sa mundo ng musika. Our dear jurado, starting off with Miss Jamie Rivera! Christian Bautista! Rosel Nava! Tutti Carriga! Frenchie B! Jason D! Katrina Velarde! Ella Nympha! John Rex Baulfo! And Mr. Pure Energy Puno Jurado, Mr. Gary Valenciano. Magandang people, ang Tawag ng Tanghalan Jurados! At para simulan ang ating pangmalakas ang pagdiriwang, kasama natin ang mga cute na showtime kids na sina Argus, Jace, Princess, Imogen, Kelsey, and Kulot. Give it up for the nation's girl group, BE! It's showtime! Let's go, BE! Bye.
Wow! Oh, bumati na kayo sa madlang people beanie and the madlang cute po. 1, 2, 3, go! What's up, madlang people? Nakaka-proud. Sobrang sikat sila ngayon. Sobrang sikat ng kanta. Nag-visit na visit kami nila MC tsaka nila. Okay. Ito kasi yung kalaban namin grupo. Bakit? Ano ba sa inyo? Yung grupo namin, Buni. Sisikat kayo. Ah, kaya pala yung sayo nyo, gano'n? Yes. Ako si Buni Memeloy. Kalaban ko si Maloy. Buni Memeloy ako. Pero congratulations. Nakakaloka yung ticket selling ng concert ninyo, ha? Nakakagulo yung mga tao. So, anong gusto niyo sabihin, Beanie? Yes, syempre gusto po namin magpasalamat po dahil ang aming first ever solo concert na Beanieverse this June 28, 29, and 30 ay sold out po in just 2 hours. Maraming maraming salamat po. Yes. And huwag niyo po sana kalimutan supportahan po ang aming new EP, Tala Arawan po. Stream it on Spotify. Congratulations, breaking records left and right. Yes. Top streamed P-pop artist. Dalawang oras, sold out agad yung ticket. Grabe naman. At saka pinapasabog nilang Spotify. Nakakatuwa kasi eto na na-achieve na nila yung pinaghirapan nila. Yes. Pinag-train na nila ng matagal. Yes, so, sobra silang naghanda para sa moment na ito. Kaya congratulations, Pini! Congratulations, once again! Ipaparinig ng ating Kitty Contenders ang kanilang pangmalakasang solo performances. Ang tatlong grand finalists na makakuha ng pinakamataas na scores ang pasok na sa second and final round. Ang hihiranging grand champion ng Tawag ng Tanghalang Kids ay makakatanggap ng isang tropeo. Yun lang, tropeo lang. Eh, meron pa. Fiesta. Ano po ito? Fiesta to. At saka pwede nyo kabayan si Mayor. Yes, bukod doon meron silang management contract from ABS-CBN Music Management Group, a learning and home showcase worth 300,000 pesos. And 500,000 pesos! Kilalanin na natin ang unang sasalang sa tanghalan. Sobrang saya ko po nung in-announce po yung pangalan ko na pasok na po ako sa Grand Finals. Nakikita ko po kung paano magtrabaho si Papa. Kaya gusto ko pong manalo para makatulong sa pagbili ng pagkain para sa pamilya namin. Sana madaming bumili kay Papa ng fishbowl para malaki ang kita niya at masaya kapag umuwi ng bahay. Sana magkaroon siya ng madaming suki para wala na silang problema naman. Simple man po ang buhay namin, okay lang. Basta't sama-sama at buo ang aming pamilya. Dayan, proud na proud kami sa'yo dahil nandito ka na sa Grand Final. Huwag mong kalimutan mag-pray kay God. Alalahanin mo, nandito kami lahat. Sumusuporta sa'yo. Mahal na mahal ka namin. Handa na akong magtagumpay para sa minamahal kong nanay at tatay. Mula sa Kidapawan City, North Cotabato, Diane! Madlang people ang ating unang Grand Finals mula sa Kidapawan City, North Cotabato, Diane Duran! Yeah! Oh, Diane! Ang ganda ng kasuotan ni Diane. Yes! Pinoy na Pinoy. Correct! Simpleng-simple, napakaganda. Unang kontesta, sumipol ka na agad. Oo. Oh, oh. Baka mamaya apoy na ilumabas sa bibig yung second kontesta. Kamusta ka, Diane? Okay lang naman po. Parang ano ha, parang condition na condition. Correct. Yung boses. Parang hindi ka puyat, hindi ka kinakabahan. Tama ba? Hindi ka kinakabahan ngayon? Opo. Komportable ka lang? Ano po? Kinakabahan po, pero may halong excitement po. Ayun, maganda. Grabe sa pakiramdam niya eh. Bata pa lang nagamit niya na yung word na excitement. Oo. Yung talaga yata. College na ako nung nagamit ko yun dahil. Iba talaga yung mga bata ngayon. Pero excitement, Diane, paano mo pinaghandaan tong araw na to? Pinakakinggan ko lang po.
pinaulit-ulit ko lang po. Sa yung cellphone. Mo. Pinapakinggan sa cellphone. Diyos ko, tingnan mo, cellphone lang sila. Oh. Oo, dati nung anong mga araw? Magkaganon pa kami ng tape dati. Oo, oh, i-rewind sa ball tape. Papiplay mo pa yung tape. Tapos gagawin mo yung multiplex at tanggalin mo yung salita. Ibabalance mo pa yung pabrawa lang yung salita. Para rin yung boses. Galing-galing. Dali-dali ng buhay nyo. Tsaka syempre ngayon may bagong challenge kasi may banda na sila. Yes, yun. Diba? Yung banda, parang kumonsert ka na. Diba mahirap yun? Mayroong biglang banda. Pinagsanayan ko na po. Pinagsanayan. Yan ang sikreto. Magsanay lang. Sa kanila ka ba natulog? Hindi. Yung bandang natulog sa kanila. Nag-adjust din yung kasi banda. Kasi hindi siya pwedeng lumabas ng bahay. Sino ang mga nandititong kasama mo ngayon? Papa ko po, tsaka mama, lola, at ano ko po, uncle ko po. Si Uncle. Nasa si Uncle. Ayan, sa harap na harap. Si Uncle ito pala. Mula sa North Cotabato. Ayan, tingnan mo, lumuwas mula sa North Cotabato. Proud na proud kayo, ano? Ang galing-galing ni Dayan, no? Tapos pag nanalo to, may bakas kayo, no? Siyempre. Siyempre, papatabi. Oo, kasi hindi luluwas pa yan. Effort yun, ano? Hindi, ang galing. Ang sarap na nandito sila para supportahan ka, di ba? Ang galing-galing. Congratulations, Dayan. Congrats. Excitement rin kaya ang kanyang naramdaman. Pakinggan natin ang ating punong horada, Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Wow, hello, madlang people. Dayan, Karil, Vice, and Vong. Kailangan kong sabihin na lahat ng mga binanggit kanina, yung pagiging excited mo, yung konting kaba, nakita ko yun eh. At ang talagang tumatak sa akin, Dayan, ay mga ilang bagay na sinulat ko dito. Unang-una, ang hilig mo talagang kumanta. Tama? Opo. At gustong-gusto mo talagang kumanta kasama ang banda mo ngayon. Pero meron pang isang tumatak talaga sa puso mo. Yung sinabi mo kanina na simpleng buhay lang ang dinadaanan ng pamilya mo ngayon. Simpleng buhay, pero yung boses mo, hindi ko alam kung ano yung translation nito sa Tagalog. Yung extraordinary. Kakaiba? Kakaiba. Pero extra, hindi naman extra rice. Iba naman yan. Special with egg. Hindi, kakaiba. Simpleng buhay, pero kakaibang talent ang binigay sa'yo ni Lord. Pero dahil sa simpleng buhay na ito, Dayan, nung bata pa ako, hindi ako kumakanta ng ganyan eh. So obviously, may plano ang Lord para sa'yo. Thank you, Bo. At isang simpleng buhay ngayon, pero sa palagay ko, sa mga darating na taon, magiging medyo kakaibang klaseng takbo ang buhay mo. Good job. Thank you, Bo. Maraming salamat, Punong Hurado, Gary V. At maraming salamat, Dayan, ng Kidapawan City, North Cotabato. Ang ating susunod na kalahok, handa nang ipagmalaki ang kanyang boses na nanatangi. Ako ang magsisilbing tulay sa mga pangarap ni Nainay at Itay dahil never silang nagkulang sa mga payo't gabay. Mas lalo nang nakikilala ang pangalan ko, kaya naman mas dumadami din ang guestings ko sa bayan namin. Nathan, nandito na tayo sa Grand Finance. Ibuhos mo na lahat. Para sa pangarap mo, para sa pangarap natin lahat nila kuya mo, galingan mo. Proud na proud kami sa'yo at lagi mong tatandaan, unang-una ang Diyos at magiging humble ka lagi, ha? Abo. Pangarap ng aking mga magulang ay aking pagsisikapang tuparin dahil nakikita ko sa kanilang mga mata na sobrang proud nila sa akin. Mula sa bahay ng Balangas, Nathan! Batang people ang ating ikalawang Grand Finals Plus sa Balayan, Batangas, Nathan Perez! Wow! Galing naman ni Nathan Perez. Grabe yung Nathan. Oo, pinagmamalaki ka ng Balayan, Batangas. Ng buong Batangas. Yes! Lumalaban ngayon at pumapalakpak at nagdadasal ang Batangas para sa iyo. Wala mo nang babarik lang itong tanghali para sa iyo. Yes! Lalo pati kayo nakasot ang Parong Tagalog. Sino gang pumunta din para suportahan ka? Yan po sila po, sina mama, si papa, tapos yung si mama? Mga
Lola ko po, tita ko po. Kapatid ko po. Kaya pala gumagano siya sa inyo habang may buhay. Yes. Sa'yo ibibigay. Grabe na. Alam mo, iba talaga yung ano, kapag bata yung nag-i-interpret ng isang kanta. No? Correct. Talagang makikinig ka eh. Lalo na doon sa mga mahihinang party niya. Yes. Ang sarap na, ay, ang ganda naman nung line na yun. Napakamaramdam. Bakit gusto mo yung habang may buhay na kanta? Oh my God. Kasi, oh my God! Oh, bakit? Ano nangyari? I was totally blown away. Oh, okay. Hindi. Kasi po, habang nabubuhay po ako, gagawin ko po lahat, ha? Oh my God. It's okay. Oh, it's our God. Gagawin ko po lahat para buhayin ko po mga magulang ko at yung mga kapatid ko po. Habang, tama, habang may buhay, mamahalin niya. Igugugol niya sa pagmamahal sa kanyang mga magulang. Yes. Ang ganda, no? Batang-bata pa lang siya. Ganun na siya mag-isip. Oh, pero yes. Ganun naman talaga. Dahil bata ka pa hanggang sa huling huling sandali ng buhay mo, talaga naman igugugol mo yan sa pagmamahal. Eh. Correct. Diba? Lalong-lalo na sa mga magulang mo. Diba nakalagay sa Biblia yan, kailan i-honor mo ang mga magulang mo. Tama. Eh, diba? At napakaganda na sa buhay mo, meron kang inspirasyon. Yes. May goal ka, gusto mong gawin. Diba? Yes. Diba? Lalo pat lagi silang nariyan, gumagabay sa kanya. Oh. Diba? Umiyak. Oh my God! Anak naman! Naiiyak kami sa'yo eh! Huwag mo lang masyado ano yung mata mo kasi yung kamay niya nagka-glitters dun sa mic. Oh, oh. Baka malagyan, ma-irritate, maiyak ka. Pag naiyak ka, mahihirap. Pag naiyak ka, ano? Ano yung boses mo, ano? Mahihirapan. Kasi connected yan eh. Yung eyes mo, connected sa nose mo. Yung nose connected sa throat. Oh, connected din yan sa ears. Kaya nga, dati E-E-N-T yan eh. Ears, eyes, nose, throat. Ngayon, ano na lang, wala nang eyes. Ears, nose, throat na lang. Kasi magkakonekta yan. Ang galing mo. Alam mo ba yun? They are like fabrics interwoven into one another. So when the other one is not okay, the rest is affected. Paano yung kanya laki-laki ng mata niya? Ang galing mo. Yung mata ko. Tinago ko na nga sa shades. Pero ang galing, no? Bakit? Pag doktor ka, tapos ganyan yung wow. Di lang doktor. Ano lang masama? Ikaw nga, politiko ka, carpet suit mo. Di lang doktor, pastora pa. Pero bakit? Grabe naman mag-arot. Yung hiya naman ako sa'yo. Bakit? Wala. Hindi mo yung damit mo kakulay ng ano siya ng MMDA sa EDSA. Akala ko sasabihin mo kakulay. Kakulay ko si Ella. Ha? Si Ella kakulay. Kakulay mo si Ella. Kakulay mo ni si Katrina tsaka si Frenchie. Pati naman natin yung ano natin, choreographer. Sino? Couturier pa. Nakakatawa yan. Joke yun. Choreographer. Ano yung joke mo? Choreographer. Ingot-ingotan acting mo. Ayan. Pero ito, walang halong joke ang husay-husay mo. I'm sure, yan din ang naramdaman ng mga hurado para sa'yo. Kausapin na natin si hurado, John Rex Baculfo. What's up, Madlang People? Nathan, unang-una, congratulations sa'yo. Thank you. Dahil talagang pinakita mo sa amin na deserving mo na nandyan ka ngayon nakatayo at nagpe-perform. And for me, feeling ko deserving mo na maging grand champion ng tawag ng Tanghalan Kids. Grabe ka, kasi nung kumakanta ka, sobrang puso ng binigay mo eh. Sobrang naramdaman namin yun. And alam ko naramdaman din ng lahat na nandito yun. Yung umpisa mo na sobrang mapuso, tapos tinapos mo kami ng sobrang powerful naman, dinala mo kami sa kanta mo. Talagang dinuyan mo kami. Lahat ng emotions binigay mo sa amin. Muntik pa nga akong maiyak, Nathan, eh. Isa lang masasabi ko, congratulations. And I'm praying for the best for you. Good luck. At sana sa'yo to. Thank you po. Gusto ko yung dinuyan mo kami. Diba? Yeah. Parang sarap. Hinele mo kami. Hinele. Nakita ko nga si John Rex gumagano ka rin. Paano? Heli ba yan? Parang nasa bagging ka na naman. Ay, grabe siya sa'yo. Joke lang. Well, hiyang-hiya naman ako rin sa endorser ng Ariel. Anyway. maraming salamat, hurado John Rex Baculfo. At maraming salamat, Nathan ng Balayan, Batangas. Susunod ng lalaban ng ating ikatlong mga awit para sa tagumpay na nais makamit. Dahil sa
pagharap ko sa hamon ng tanghalan ay mas lumalaki ang aming tindahan. Ilang beses man akong natalo sa aking mga sinalihang kompetisyon, ngayon naniniwala akong oras ko na ito upang maging kampiyon. Aribilan anak, binabati kita dahil grand finalist ka na ngayon. Unti-unti mo lang natutupad ang iyong mga pangarap. Manatili ka lang maging mabuting anak, bata at kapwa. Mahal na mahal ka namin. Proud na proud kami sa lahat ng ginagawa mo at sa lahat ng mararating mo. Sobrang suportado kami sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Sa aming tindahan at tahanan, ang boss ko ay bidang-bida. Ngayon, sa tanghalan ko naman ito, patuloy na ibabandera. Mula sa Pagdiraw, Quezon, Dylan! Magandang people ang ating ikatong grand finals mula sa Pagdiraw, Quezon, Dylan, Kenny Sera! Sa mga hurado, pangatlo pa lang to, ah. Pero hindi ako naniniwalang bata ito. Grade 7! Ilang taong ka na ba talaga? 12 po. Napakahusay naman hindi itong bata ito. Hindi pwedeng bata yung kumakanta kanina. Saan ang galing lahat? Huwag mo sabihin sa akin, bata yung kumakanta kanina, niloloko mo, sinapian ka ng isang 27-year-old na Grabe, bata yun. Oo, diba? Ganun na ngayon ang mga batang mga awit na Pilipino. Kabataan. Totoo. Ganun na sila ngayon. Tsaka yung mga hurado, nakikita ko talaga yung unti-unting tumataas yung groove na groove. Groove na groove talaga sila sa'yo. Tsaka para siyang aral niya, bra-t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 a-
nakikinig lang po ako sa YouTube. Grabe yung YouTube na yan. Ba't hindi natin inabot anong maaga-aga yan? Oo. Bakit tong araw wala yan? YouTube ako, 36 na ako. Yan yung tinatawag talaga nila ngayon na bite knowledge. Grabe talaga mga bata ngayon. Kagaling! Congratulations sa'yo, Dylan. Thank you po. May gusto ka pang pasalamatan ng special ngayon na kung sino mang mga taong nagbibigay sa'yo ng dagdag na kapangyarihan, kumpiyansa, kaligayahan. Gusto ko lang pong magpasalamat unang-una po sa mga sumama po sa aking relative ko. Thank you po kahit po na, sa pagbilaw pa po yung bahay natin is talaga pong pumunta po talaga kayo para supportahan kayo. Na-appreciate ko po talaga yun. Thank you po. May dala pa silang banner para sa'yo. Isa na namang may tarpaulin business ang umabante sa buhay yes, para sa'yo. Yes, I represent. Diba? Yes. Nabubuhay yung mga tarpaulin business pag may magandong pagkakataon. Kaya congratulations. Congrats. Eto na. Diyos ko, giliw na giliw din siya sa pagkanta mo. Totoo. Groove na groove din. Siyempre, si Ella Nympha. Hello, what's up, Badlam people? Ayan, grabe, Dylan. Parang hindi grand finals, parang concert. Dinala mo kami sa concert. Ayan, congratulations dahil nandito ka na sa grand finals. Isa ng mga masasabi, hindi naman isa, pero inaral mo ng sobra yung kanta. Halatang-halata na talagang pinag-practicean mo ng maigi yung mga words. Ang hirap na ito kantahin, pero naintindihan namin, na-feel namin yung swag, yung apoy sa mata mo, nakikita ko yan. And of course, last na lang, a star in the making. Oh! Yeah. A star in the making, star making. Dati parol making contest na o bakit hindi kaya ribbon making? Ay, naku. Sorry. Sorry, Maloy. Hindi nakaalago yung ribbon mo sa akin today, no? Ibigay mo na to sa nanay mo. Nagpaubaya yung anak kong si Maloy kanina. Yes, binibay. Umiyak yung ribbon niya nung nakita yung ribbon ko, eh. Anyway, ang ganda-ganda ng komento para sa iyo. Are you happy? Yes po, super. You should be very happy. Yes, kaya maraming salamat, Gerardo, Ella Nympha, and maraming salamat, Dylan, ng Pagbilaw, Quezon. Ito todo na ng susunod na grand finalist ang laban upang mapagtagumpayan ang pangarap sa tanghalan. Ko, gulat na gulat ako dahil hindi ko po yan in-expect na mananalo ako. Dahil sa pagkapanalo ko, maglalambing ako kay nanay na bibili ako ng bagong aso, pandagdag sa mga pets ko. Aliyah Bunso, ito na yung pinapakahintay-hintay natin na pagkakataon. Kami ni tatay mo, lagi kami nandito para sa'yo manalo. Matalo, basta enjoy mo yung show. Aliyah, anak, kahit na malayo ko sa inyo, buong puso at buong pagkatao ko na ikaw ay sinusuportahan sa lahat ng iyong mga laban. Malamal ka, Aliyah Bunso. Hindi man ako blessed with many friends, blessed naman ako with love and support mula sa aking pamilya. Kaya ngayon, handa na akong gumida bilang TNT Kid Grand Champion. Mula sa Kawit, Cavite, Aliyah!
pala ng ating ikaapat na grand finals mula sa Comic Committee, Aaliyah Kijoy! Woohoo! Nagtayuan na naman, umiiyak pa yung mga hurados. Grabe! Grabe ka, Aaliyah! Nakakaiyak din talaga. Iba, parang, alam mo yung parang... Sa umpisa, parang ginalit mo yung dragon na mabait din dragon, tapos ginalit mo sa... Oo, yung nananahimik yung dragon, pero sinindahan mo yung katol. Dragon katol. Umuso. Hindi alam ni Darren yung reference sa dragon. Hindi niya inabot. Ang inabot niya yung kulay blue na nainom. Napakahusay mong bata. Iba si Aaliyah. Tsaka pinapatunayan niyang she will never say goodbye. Oo. Tsaka, kasi yung version namin, di ganyan. Bakit? I'll never say Babu kasi ang title yung sabi. I'll never say Babu. Pero ang ganda, yung VTR pa lang, sobrang gusto ko na mula yung VTR mo hanggang sa kasisimula ka na hanggang sa nataas. Ang ganda-ganda, yung mensahe ng mga magulang, yung pagpapakita ng suporta, napalunok ako, tapos sumikip yung lalamon. Napakahalaga kasi noon eh, yung pagbibigay mo ng suporta sa mga bata. Tama. Mahalagang mahalaga yun. Kaya ka ganyan kagaling ngayon. Yes. Kasi, nararamdaman mo yung support ang ibinibigay sa iyo ng pamilya mo, lalong-lalo na ng nanay at tatay mo, di ba? Marami kasing bata na ang husay eh, pero hindi mailabas yung husay nila kasi hindi sila nakakaramdam ng support. Or kulang sa support. Nahihiya, nagdadalawang isip, may agam-agam, tama. Natatakot. Kaya yung husay, nandito lang, nakabara sa dibdib, pero ikaw, nailabas mo ng gusto kasi suportadong-suportado ka. Especially, napaka-talented ni Aaliyah. Ang galing mo daw umakit sa puno. Totoo ba? Noon po, pero ngayon hindi na po. Ito kasi hanggang ngayon ang galing umakit sa puno. Naramdaman ko rin ang suporta sa iyo ng mga magulang mo. Yes, sinuportahan ako ng magulang ko, kaya importante yun. Yes. Importante talaga yung suporta ng magulang. Nung piyesa nga sila, sumalito ng Palo Cebu, siya mismo ang may Cebu, ha? Hindi yung kawain, pero nanalo pa din siya. Pero ang galing. Gusto ko magpasalamat sa mga magulang mo. Anong pangalan ng nanay at tatay mo? Marilex Gonzalo and Yuri Kihoy po. Nandito ba sila? Ayun yung nanay. Yung tatay kasi parang abroad kaya nakagdito. Nasa Qatar po. Ayun, Nasa Qatar. Tingnan mo, malayo man pero ipinararamdam ang support at pagmamahal sa'yo, di ba? Kaysa mga magulang, ipakita nyo po ang suporta ninyo sa mga anak nyo. Hindi nyo alam kung ano ang ganda ng epekto nito sa kanila at kung anong husay nila ang kusang lalabas dahil sa pagmamahal at suporta na yun. Ikagugulat mo, yung pagsuporta mo, lalong magpapadingas ng husay at magpapaalab ng galing ng anak mo at yun talaga ang magbibigay ng magandang kinabukasan sa kanya at sa kanyang mga mahal sa buhay. Tama. Yes, tama yan. Si Darren, bata pa lang ito, suportado ng nanay at tatay niya. Nandito yes. Yung nanay at tatay niya pag kumakanta. Opo, yes. Lagi po. Lumilipad din sila. Kaya, Aaliyah, may gusto ko bang sabihin sa mga sumusuporta sa'yo, sa mami mo, sa daddy mo? Thank you po sa pagsusuporta niyo po sa akin, nanay, tatay, at saka po yung mga friends ko po, at saka yung mga ko po, mga lola, lolo. Thank you po sa pagsusuporta po sa akin. Love you po. At saka yung support ang ibinibigay sa simula pa lang, hindi yung sinuportahan ka dahil nagtagumpay ka na. Yes. Hindi suporta yun eh. Bakit hindi suporta? Anong tawag ano yung tawag ang tawag dun, ano... Dikya, yung dumidikit mo lang pag nagumpay ka. Maraming ganyan kahit sa mga athletes, di ba? Yung pag nanalo na yung athlete, biglang ang dadami ng kasama ng athlete. Pero nang nagsisimulan, walang nag-sponsor sa mga athlete. Kaya hindi nakasali. Kaya huwag mong kakalimutan ng mga taong nakasama mo sa simula't simula pa lamang. Yes. Okay. Yes, maraming salamat sa performance mo, Aaliyah. Ngayon, pakinggan natin ang komento ni Hurado, Jason D. What's up, Badlang People? Happy Saturday, everybody. Aaliyah, kumusta ka? Okay lang po. Happy ka sa performance mo? Apo. You should be happy. Kasi kami, happy kami sa performance mo. Unang-una, yung boses mo, napaka-powerful, napaka-crystal clear, ang ganda ng tono, ganda ng timbre, and grabe yung storytelling mo. Kung nakita mo, napaiyak mo ang Madlang People sa performance mo. Kasi naramdaman namin yung message ng kanta ko, paano mo siya kinanta ko, paano mo sinabi, paano mo kunento yung kwento ng kanta. Hindi ako magugulat kung makakapasok ka sa Grand Finals, kung sa susunod na round makakapasok ka. And ang nakikita ko sa'yo, parang Broadway eh.
parang papunta ka na dun sa Broadway kasi parang nanonood ako ng musical kanina. So, baka hindi lang TNT ang makonquer mo, pati Broadway makonquer mo rin. Kasi napakagaling mo. So, congratulations and good luck sa'yo. Thank you po. At hindi malayong mangyari yun. Kayang-kaya mo makapunta ng Broadway. Paano siya? Ang lapit lang ng Broadway Centrum. Iba yun. Iba yun! Kahit mag-angkas ka, makakarating ka siya. Iba talaga, diba? Maraming salamat. Iba talaga ang mga, ano, mga hurado D. Bakit? Sinalaki tayo ng mga D ngayon, di ba? Oh, Jason bakit? D, Frenchie D, Katrina Villar D. Puro D tayo dito. At saka si Gary D. Gary D? Ito talaga! Maraming salamat, Rado, Jason D. At maraming salamat, Aaliyah ng Kawit Cavite. Yeah. At mamaya, pakinggan natin ang comment ni, ano, ni Miss J.D. Rivera. Puro D talaga dito. 2D ka rin nga, ganyan. Magpapakitang gilas na sa entablado ang ating susunod na kontesero. Nung grade 1 po ako, pina-check up po ako sa doktor at doon na po nila nakita na may katarak ako. Nung una, hindi ko po naiintindihan yung sakit ko. Ang alam ko lang po, nahihirapan po ako magbasa. Kapag nanalo po ako sa taong ng tanghalan, kids, ipapa-opera ko po itong kaliwang mata ko at para maging ayos na yung paningin ko. Sean, andito na tayo. Alam kong kaya mo at kakayanin mo. Andyan lang si Papa God para sa'yo. Mahal na mahal ka namin, so suportahan ka namin hanggang dulo. Laban. Magiging mas malinaw ang aking kinabukasan dahil ibibigay ko ang lahat ngayon sa tanghalan. Mula sa San Nicolas, Pangasinan, Sean Hendricks! Madlang people ang ating ikalimang grand finals mula sa San Nicolas, Pangasinan, Sean Hendricks at Gustin! Grabe ka, oh, Sean. Napaiyak mo si Vi sa awitin mo. Ayak sila. Oo. Lahat yata tayo napaiyak. Correct. Yung damang-dama mo kung gano'n nila kagusto to, di ba? Mm-hmm. Kung gano'n nila ginagalingan, yung binubuhos talaga nila lahat. Ang sarap makita yung gano'n passion sa bata pa lang. Yes. Di ba? No, nakitang-kita ko, yung buhos ko lahat to. Gusto ko tong araw na to. Gusto ko tong ginagawa ko. Ito todo ko to. Ang galing, hindi tinitipid. Ang galing-galing, nakakahanga. Thank you po. May pasurpresa siya eh, di ba? Masabo. Yung mahabang-mahabang high note na yun, ang ganda-ganda. Ang galing. Ikaw mismo, ikaw ang lumikha ng kantang yan, di ba? Anong si naramdaman mo? Naman ang umawit. Ako naramdaman ko. Para akong tatay niya, sobra akong proud. Tapos inawit pa yung kantang sinulat ko. Salamat sa'yo. Salamat sa'yo. Salamat. Po. Alam mo ba na si Sir Ogie ang sumulat noon? Hindi, di ba? Ngayong alam mo na. Ngayong alam mo ba na kinantayo ni Sir Gary? Hindi. Hindi din, di ba? Pero bakit mo napiling awitin ito? Dahil sure. Akala niya hindi sila ang gumawa. Ano, bakit sa dinami-dami, ba't yan ang kinanta mo? Kasi po, Sige, okay lang umiyak. May score yan. Pero bigilin mo iyak kasi makaka-affect sa throat. Oo nga, ito to. Makaka-affect sa throat. Diba hinalang natin? Mm-hmm. Alam mo ba kung anong pinag-awayan ni Anon? Bakit naman yun? May iyak din siya doon! Sabi ko lang ni Nobita tsaka ni Doraemon. Alam mo ba kung bakit nag-away si Nobita tsaka si Doraemon? Hindi. Eto, kausapin natin ang hurado. Ang isa pang D na naririto. Yes. Eto na si Frenchie D. What's up, madlang people? Wala kang kakinang-kinang ngayon, ano? Muna, nakalimutan ko, Meme. Ay, salamat, Chris Kadungog, sa aking damit. Thank you. Anak Sean, alam mo, nasubaybayan ko yung journey mo dito sa TNT Kids and alam ko na talagang meron ka. Meron ka talagang talent at gustong-gusto ko na ilabas mo talaga yan. Walang no holding back. And nagpapasalamat ako sa Showtime kasi it's an honor na ma-witness ko, ma-experience ko na maging hurado ng mga new generation, ng mga magagaling na singers, ng mga bata. Sobra! Sobrang proud ako sa'yo. Ganon din siguro ka proud ng parents mo. You can go soft, you can go very high, very powerful, at sobrang taas.
Anak, i-continue mo lang, i-continue mo palagi. Don't never stop singing. Kasi lahat ng dreams mo, in time, in God's perfect time, makakamit mo yan, anak. Kaya anak, thank congratulations sa'yo. And galingan mo pa, galingan mo, anak. Wow. Iba yung masabihan ka ng alam ko meron ka. No, diba? Kasi yung ate ko nang sinabihan niya ng nanay ko. Sabi niya, oh, anak, alam ko meron ka. Oh. Nagtatakbo yung ate ko. Bakit? Kasi nakita yung may pula siya sa palda. Meron. Anak, alam ko meron ka. Kapag tingin mo may pula siya sa palda, nagtatakbo yung ay, meron nga ako. Habing ganun ng ate ko. Ikaw din naman nasabi ang ganun eh. Ano? Pero iba kulay. Ikaw, diba? Nakakatawa yun, hindi ko na mapahaba kasi may bagay. Pero nakakatawa yun. Ikaw talaga, itong binatang abukado natin. Huwag ka makikinig sa mga ganyan. Oo, oh, dito lang tayo. Ang galing. May magsasalita pa ba? Sobrang emotional si Frenchie D. Sino? Si Frenchie. Oo, oh, ikaw ba naman? Hindi ka maging emotional. Hindi ka naman contestant ang kinang ng damit. Hindi, kasi anak ni Frenchie D. Lahat na nandito. Diba, nakatawag? Inanak niya lahat yan eh, di ba? Kaya emotional siya lagi. Meron siyang attachment na dun sa mga bata. Feeling ko pag natapos ng contest na to, iiyak siya. Yeah. No? Kasi last guesting niya eh. Ah! Babalik naman sa akin si Frenchie D. Charot lang. Oo. Hindi, kasi ano na siya, meron na siya talagang ano, attachment. Affinity, attachment, yeah. May relationship na siya dun sa mga bata. Bilang ina din siya. Maraming salamat, Hurado Frenchie T. At maraming salamat, Sean Hendricks ng San Nicolas, Pangasinan. Sobrang kinakabahan po ako ng dahil hindi ko po akalain na makakapasok po ako sa Grand Finals. Bukod sa mga magulang ko, proud din po ang lolo ko na nasa La Union. Gustong-gusto ko rin pong pumupunta kila Lola Ana po dahil po palagi ko po siyang nakikitang gumagawa ng mga pasok. Ang last ko po napunta kila Lola ay noong Holy Week. Naging bonding na rin namin po ito at nakagawa na rin po ako ng mga pasok para sa halaman sa bahay. Sir D, anak, thank you sa pagbibigay ng kasiyahan at pride sa family natin. Lagi lang kaming nakasuporta sa'yo. Saan ka man mapunta, dalhin mo yung dasal at respeto sa ibang tao. I love you. Handa na rin ang aking paso para saluhin ang panalo sa tawag ng tanghala. Mula sa La Union, Birdie! Madlang people ang ating ika-6 na Grand Finals mula sa La Union, Birdie Corpus! Ganda ng kanta. Nakakaiyak. Diba? Wind beneath my wings. Unang nota pa lang nung banda, naiyak na siya, nanghingi na agad siya ng tissue. Nabawasan tuloy ako ng isang nibla. Dahil sa tissue. Thank you, ah. Ay, ang ganda ng awitin, ano? Ang sarap, sabi mo, ang sarap mag-emote sa mga ganyang kanta. Yung masarap na emote, naaalala yung emote yung with gratitude sa iyong parents. Naaalala mo yung mama mo, papa correct mo, lololola. Ganda. Thank you. Yes. Maganda kasi ang relasyon mo sa nanay mo, no? Apo. Ganda ng samahan nilang dalawa. Nasa nanay mo ngayon? Andun po. Ayun. Nay, umiyak ka nga. Kasi kami nga umiyak, ba't ikaw hindi? The wind beneath her wings. At saka, yung kantang yan yung bagay sa lahat ng edad. Mm-mm. Kasi di mo may makantang parang sasabihin mo, parang hindi pang bata, hindi pang andi, o hindi pang matanda, pang bata lang. Ito pang bagay siya sa lahat ng edad. Paborito mo talaga yung awitin na yan? Kung hindi yan ang kakantahin mo ngayong araw nito, ano pa yung ibang nasa isip mo? Isa pang araw. Isa pang araw ni Sarah Duterte. Hieronimo. Hindi, Hieronimo. Sarah Gigi. Ganda yan. Mahirap din kantahin mm-hmm. yan eh. Yung isa na yun talaga. Remix ang tawag doon. Ni remix. Oh, minash up niya. Pero thirdly, of course, do you wanna dedicate that song to anyone? No, oh. Sorry, no. Ah, okay, sorry. Nagtanong pa kasi ako. Tapos sinabi no. Oo. Para kanino ba yon? Kay mama ko po. Anong message mo kay mama ko? Sa mama mo. Mama ko? Sa mama mo. Mama ni Thirdy. Anong message mo kay mama? Thank you, mama, kasi palagi mo kong sinusupport every contest. Oh, at andyan siya. So sweet. Yes, congratulations sa'yo, Thirdy. Ngayon naman, pakinggan natin. Hurado, Katrina Velarde. What's up, madlang people? Yes, Thirdy. Hello po. Alam mo, proud ako sa'yo dahil nandito ka ngayon sa Grand Finals at pinakita mo talaga sa amin na karapat-dapat ka ngayon sa huling tapatan.
ang performance mo ay alam mo yung nakikita ko sa iyo si Kuya Jed Madela, kasi the way you sing, steady, pero napaka-professional. Ang linis. Malinis lang yung binigay mo sa amin ngayon. At sa performance mo, pinatunayan mo sa akin at sa amin kung gaano mo kamahal ang musika. Alam mo, nakaka-proud din na sa age mo ngayon, na nandito ka ngayon. Nandito ka performing sa buong mundo. Maraming nanonood sa atin ngayon. Kaya naman, nakaka-proud kasi nung mga time kasi namin, alam mo, ang hirap nung mga contest, lalo na sa akin yung mga amateur singing contest sa age mo, sa mga barangay-barangay pa ako nagko-contest. Pero tingnan mo naman ikaw ngayon, nandito ka ngayon. Kaya alam mo, pahalagahan mo ang talent mo at pahalagahan mo ang achievements mo, lalo na ngayon sa tawag ng tanghalan. I'm proud of you and congratulations. Thank you po. Maraming salamat, Jurado Katrina Velarde, at maraming salamat rin sa iyo, 3D Corpus ng La Union. Sa kanyang pagpabalik ng tablado, aawit siya ng Todong Todo. Proud na proud po ako sa sarili ko and excited po ako nung nalaman ko pong pasok po ako sa Grand Finals. Damang-dama ko po ang pagmamahal ng aking mga magulang, lalo pa at suportado nila ako sa aking mga sinasalihang singing contest. Ilang beses na ako natalo, pero feel ko pa rin na naniniwala sila sa talento ko. Laking pasasalamat ko po kay Papa dahil sa maliit niyang tindahan, nasuportahan niya ang aking pangarap na maging singer. Nak, galingan mo sa iyong performance, ipakita mo yung best mo. Nandito lang kami ni Mama, nakahandang sumuporta sa iyo hanggang sa maabot mo ang mga pangarap mo. Suporta at nagmamahal. Susuklian ko ito sa pamamagitan ng aking pagtatanghal. Mula sa Muntinlupa City, Cliff Nicole! Sun.
ating ikapitong grand finalist mula sa Muntinlupa City, Clet Nicole Vigalan. Hi! Hi, Clet! Grabe! Saan galing yung boses na yun? Mahirap kantahin yan, Chang. Oo. Ang mga nakakakanta lang, ang mga tumatry niya, yung mga sobrang huhusay din si Katrina, trinay niya yan, napanood ko sa TikTok. Ay, Bakulaw challenge kasi yan eh. Kay Laika. At nakaka-proud din kasi si Laika, kapapanalo lang sa tawag ng tanghalan. Yes. Pero after a while, kanta niya na yung ginagamit may sa grand final. May song na agad. Laika, congratulations. Naman. We are very proud of you, our TNT champion. Diba? Produkto ng tawag Correct. Ng tanghalan din. At siya naman, di ba dati sumali ka ng The Voice? Walang umikot sa'yo, di ba? Pero ngayon, nasa grand finals ka na. Tumayo pa si Ella. Kasi ganun yun eh. Hindi lahat makukuha natin sa isang subok. Di ba? Yun yung natutunan mo. Hindi sa isang subok makukuha mo agad. Pero kung gusto mo at huhusayan mo na... Ano yun? Try and try. Paghihirapan nyo po dapat yung gusto nyo para makamit nyo po. Yes! Oh, tama! Try and try. At importante, fighting! Huwag susuko! Diba? Laban lang. Kung mahalaga talaga sa'yo ito, hindi mo isusuko ng isang ano lamang, isang subok. Diba? Subok ng subok hanggang sa tuluyang makamit. Ang galing. At ano pa to ha, na-challenge din siya kasi hindi naman naging mabilis ang labang, hindi naging madali ang journey niya sa championship. Yes. Natalo na siya. Rumesbak pa. Oh, kita mo? Talagang fighter. Umiyak ka na nung natalo ka sa, ano, sa daily? Hindi po. Masaya pa nga po ako kasi po nakapag-perform po talaga? Ako. Talaga? Oh. Nung nanalo ka, umiyak ka? Opo. Ah, doon ka umiyak? No? Opo, doon po umiyak. Nung naging victorious, parang, ay, ang successful, no? Opo. Naiyak ka doon. Tears of joy. Oh. Kaya congratulations sa'yo. Achieve na achieve at talaga namang worth it lahat ng mga pagpapractice mo, di ba? Yung pagod mo. Yung pagpapaliban mo sa paglalaro para lamang... mag-practice para sa araw na ito, it's all worth it. Congratulations. Thank you po. Congrats, Clet. At narito para bigyan tayo ng komento para sa naging performance mo, Miss Roselle Nava. Hello po, madlang people. Hi, Clet. Hello po. Alam mo, nung pinanonood kita kanina, ganyan din kasi yung edad nung nagsastart akong kumanta, no, mga around 9, 10, yan. Nakikita ko sa inyo ng tatay mo, yung pinagdaanan namin ng tatay ko nung bata pa ako. Kasi katulad mo, marami rin akong mga contest, paligsahan na sinalian, sali dito, sali dyan, kung saan saang barangay. Pero tama yung sinabi mo kanina na kung meron kang pangarap, huwag kang mag-give up, di ba? Mag-practice lang tayo at patuloy nating ipaglaban yung mga pinapangarap natin dahil barang araw, pag nakita talaga ni Lord na gustong-gusto mo ang isang bagay, ibibigay niya yan sa'yo. At nakikita ko na sa future, makukuha mo rin yung mga pinapangarap ng family mo. Ang swerte mo nga kasi yung father mo talagang sinusuportahan yung dreams mo, di ba? Kaya ikaw, huwag kang panghihinaan ng loob. Congratulations dahil sa liit mong yan, ang taas-taas ng boses mo, very powerful. And binigyan mo kami ng isang very expressive song. So congratulations, good luck sa'yo, and more power. Thank you. Sarap, no? Pamilya talaga ang susuporta sa'yo. True. Totoo. At dapat naman talaga, ang kauna-una ang suporta ay manggaling sa loob sa ng pamilya. Tahanan. Yes. Para hindi nahanapin pa sa kung saan-saan ang mga tao. Di ba? Doon dapat magsisimula. Hindi ko mawari kung mga nakailang bura na ng mga score itong mga hurados na ito. Parang hirap sila na hirap nagbubura. Na sila. Diba? Kasi, para silang ano, bura, on ganito. Kasi yun, diba, ang galing. Ang galing. Yung sumul, tapos yung ganon, I'm sure ang bababoy na ng mga ano yun. Ang dami ng mga bura-bura. Ng score sheet nila. Correct. Give ko sa inyo. Mamaya, ah. Ang hirap ng trabaho nyo po ngayon, pero it's a good problem. Yes. Maraming salamat, Hurado Roselle Nava, at maraming salamat, Clet Nicole ng Muntinlupa City. Ang ating huling grand finalist ay isang Res Packer din, at papatunayan niyang siya ay palabang singer. I can't believe that my dream was slowly coming true. Now, as a singer, soon as a mathematician. The best thing about this is that I can do whatever I love, plus to make my family proud of my achievement. My British dad died when I was 4 years old. Now I have a really kind stepfather. We're really close and he teaches me how to be good in math. If ever I win Tawag ng Tanghalan Kids, we're gonna find a place in Manila with my whole family.
Kim, I'm so happy. Andito lang si Mami, laging sumusuporta sa'yo hanggang makamit mo yung dream mo, anak. Super ako dito. I'm gonna give my all to achieve my dreams, determination to win. Plus, enjoying the moment equals a golden trophy. Mula sa Dumaguete City, Kim! Batang people ang ating huling grand finals mula sa Dumaguete City, Kim Hewen! Grabe naman mga emote-emote si Kim! Oh, God, Kim! Oo! Hello po! You were giving it your all! Yes po. You were so great! Oh, and you were feeling every word of the song. I know, right? Yeah! I know what you did last summer. What did you say, Tito Bong? I know what you did last summer. How are you feeling? I'm actually feeling great. Happy and excited. Happy and excited. Ano mo, sobrang busy-busy ng batang to. Kung magpa-practice kumanta, tapos siya pa nagdedirect ng showtime. Oh, di ba? Hindi yan si Direk John Mall. Hindi yan si Direk John Mall. Si Billy Crawford yan nagbabalik siya. Si Kim yan. Si Billy Joe. Si Billy Joe. Si Billy Joe. Yan si Billy Joe. Mm-mm. Ang galing, mayroon pa siyang paluhod-luhod. Correct. Nakala mo talaga nasaktan siya sa pag-ibig. At pag tayo, umiiyak. Baka nasaktan sa pagluhod. Did you really understand what the song was talking about? Yes po. Oh. What was it about? Oh, there's an exam, ha? You better answer it correctly. Okay. It is about, it's like you done too much for her, but she didn't like you. That's ouchy. It's kind of ouchy. It's even ouchier than the ouchiest experience. Yeah, that's a bad feeling. How do you feel that? Kim? What happened? Do you have experience with how that? How do you feel that what happened? How do you feel that what happened? And when did it happen? Yeah. Did you to ever, whom? Did to you ever experience that already, Kim? No, I never experienced that at all. Still young. Yeah. Yes, do you young. Know who sang that song? It's... No, I don't really. It's you. You just sang it. Yeah. Sino kumanta niya? Journey. Journey. Yes. How's your journey? Journey Varga. You know Journey Varga? She's a wonderful singer. Bernio. Journey Varga. Bernio. Bernie. Maganda rin ang mga kanta ni Miss Bernie Varga. Yes. Pero grabe yung journey rin niya dito sa Tawag ng Tanghalan. Hey, kasi siya siyang resbacker. Correct. Hindi ba? Oo, nanalo niya sa resback. Oo. Pero sumisipol din kasi ito eh. Di ba you used to whistle during the first few performances that you did in Tawag ng Tanghalan? But why did you not whistle this time? Yeah. Because someone whistled already? Or are and you said there's something else that you could give? Something I said I could give. Yeah, amen to that. Amen. Yeah, your talent is limitless. You're not just about your whistle, your... Oh my God. This time it's the emotion. Right, Kim? Hindi niya wini-whistle, pero normal voice yung pinag-whistle. Napatayo nga si Jurado Ella eh. Si Ella, kitang-kita ko kung paano niya na-appreciate itong mga batang to. Yes. Sobra. Eh kasi na-experience niya ito eh. Yeah. Di ba alam niya kung paano ito sa pakiramdam. Kaya naman tuwing makikita niya kung nahinuusan, tinatayuan niya talaga at pinapalakpakan niya. Right. Kasi kanina rin, gusto niya tayo siya ng tayo. Kasi kanina pa siyang gusto mag-CCR ka ba? Hindi. Nagano na siya kanina nung nag-gap tayo. Kakain nga dapat yan eh. Oh. Kaya lang hindi na siya nakakain. Bakit? Nakita niya, kakulay ng damit nila ni Ogie yung drinks. Ininom na. You offer sana sa kanila, tsaka kay Katrina, tsaka kay Frenchie. Eh, ganun yung kulay ng drinks. Blue lemon. Ayaw nila uminom. Pero thank you, Ella. You've been very appreciative. Yeah. Thank you. Ito, pakinggan naman natin ang komento ng ating hurado, Six Cycle Mind vocalist, Tuti Carriga. Madam people, wala pa tayong mga kamay. Thank you, Showtime, for having me again. Madlang people, palakpakan naman natin yung house band natin for today. Sobrang galing ng mga areglo. Idol. Wow. Kim Hewitt, you are a storyteller. Do you understand Tagalog? Not really. Not really. Okay, not we'll speak really in English. You are a storyteller. I'd just like to correct what was said earlier. Too Much Love Will Kill You was sung by Brian May.
He's the guitarist for Queen. Oh, mali ka. Sabi mo, tumali yung sinabi. Ika, Joe. Pa-journey-journey ka pa. Kinanta rin ang journey yan. Si Arnel Pineda. Journey Bargo. Journey Baron. Si Journey Baron ang kumanta niya talaga. Iba yun. Ang gumawa lang ka na yan, si Journey Saturno. Oh, si... Uy, ginanatapos. Pasensya na, Tuti. Si Brian May. Brian May. Yeah. Okay, Kim. At this point in time, in this competition, more it is expected that all of you will try to impress everybody. And you will try to sound all the same and have one technique, which is to hit those high notes and belt everything out. What will come down to it is your X factor. What you can bring that the others cannot. And I noticed that what I said earlier, you are a complete storyteller and that will help you along the way. So continue practicing that that style of singing. Don't just sing, tell a story. Do the ups, do the downs, do the sad parts, do the happy parts. And you will go a long way. I don't know if all the judges will agree with me, but you deserve to be in the top three. Okay, so good luck to you. Thank you so much, Sir Tuti Caringo. I'm sure iba-iba sila ng bet, no? Yeah. Magkakapulo talaga itong humorados to. May kanya-kanya na silang bet. Iba-iba rin kasi lahat kasi magaling. Correct. So, depende na lang talaga kung sino dun talaga yung na-ano ng puso mo. Tsaka yung genre, eh. Correct. Congratulations and good luck, mga humorados. At maraming salamat din kay Kim ng Dumaguete City. Agi naman, tawagin natin iba pang grand finalist para sa mga si Kim sa Intablado. Palakpakan natin ang ating mga grand finalists! Good job, kids! Mula nga sa 8 grand finalists lang ang aabante sa huling round ng kompetisyon. Maraming salamat din sa ating mga backup singers. Paalala lang mo po, limitahan daw po ang pagsiselfie. Bakit? Nakita. Sumisim, di ba? Salamat din sa ating banda. Joke lang po. Love you. Joke. Kumitik eh. Joke lang, Miss Lindy. Yeah. Ikaw yun. Heto na mga bagets, Batlang People! Nasa amin na ang resulta. Ang tatlong pangalang aming babanggitin ay pasok na sa ating second round. Check and verified by our ABS-CBN internal audit representative, Mr. Jocelle Tikal. Michelle Tikal. Wala kasing period yung nasa prom. Kalimutan yung period. This is in no particular order. Pasok ka na sa final three. Congratulations, Dylan Janicera! Congratulations, Dylan! Lalaban ka pa para muli dito sa... Anong lalaban ka pa para muli? Ulitin natin, ha? Nakaharang yung kamay kanina, eh. Nakaharang yung kamay. Ito na yung mga isa bumulong pa sa akin. Sabi, Janicera ba? Janicera. Janicera. Okay, Dylan, Janicera. Nagtanong pa iba din naman. Ito na yung pinalitan na, oh. Lalaban ka pa muli dahil pasok ka pa rin. Yeah! Alia Kihoy! Isang pangalan na lang ang babanggitin. Tatlo lamang ang aabante sa susunod na round. Sino kaya sa 6 pang batang natitira ang aabante at sasamahan sina Dylan at Alia? Good luck sa inyong 6. Ang huling pwesto sa final 3 ay para sa'yo! Kim Hewitt ng Dumaguete! Congratulations! Yeah.
titigil sa pag-abot ng inyong mga pangarap. Maraming maraming salamat. Madlang People are TNT Kids Final 3. Dylan Gerisera, Alia Quijoy, and Kim Helwin. Nandito na tayo sa ikalawa at huling round ng kompetisyon. Sa puntong ito ay back to zero ang kanilang mga score. At tinapakinggan ang ating final 3 na sisimulan ng grand finalist mula sa Pagbilao, Quezon. Dylan Gerisera. Wow! Grabe naman yun! Ibang klase talaga! Ang salpukan itong tatlo. Kaya namang maraming salamat sa ating tatlong grand finalist na si Kim Hewitt. Excuse me, nakaharang ako yun. Sorry naman! Muli, palakpakan natin ang ating mahuhusay na final 3! Ngayon po ay pakinggan natin ang komento ng ating mga hurado. Ano kaya ang komento ni hurado Jamie Rivera kay Dylan? What's up, Madling People? Ayan. Grabe talaga. Dylan, alam mo, kakaiba lahat ang ginawa mo. Kahit yung kanina, yung ngayon. Iba yung ginawa mo, iba yung treatment na ginawa mo sa mga kanta mo. Konti na lang ito, malalaman mo na. Malalaman na natin kung sino. Pinaghirapan mo to, pinagtrabahuhan mo to. Kaya kahit na ano mangyari, gawin mo ang lahat. Magpatuloy ka ng pangarap mo, pagpatuloy mo yung pagiging mahusay mo, pero wag mong papababayaan ang iyong pag-aaral. Okay? Reach for your dreams. Ito na to at sana magkatrabaho tayo in the future. Congratulations! Wow! At ano naman ang masasabi? Ano magandang bigyan niya ng yung magkatrabaho sila ni Miss Jamie? In the future. Oh, lalagyan ng, yung Father Heal Our Land, ganun. Ay, oo. Ay, kasi ginagawa. Yung una niyang ginawa, pwede. Ganda. Ganda. Jamie X, ano, Dylan, no? Pwede. Atake. Maraming salamat, Hurado Miss Jamie. At ngayon naman masasabi mo, Hurado Christian Bautista sa performance ni Aaliyah. Hello! Madlang ka puso. Aaliyah, meron akong 3 C's para sa'yo. Unang C, control. Ang ganda ng control mo. Kanina pa yung song mo hanggang ngayon. Pwede mag-soft, pwede mag-loud, pwede mag-high, pwede mag-low. Grabe. Grabe ang confidence mo. Second C. Ang confidence mo, yung pagtayo mo talaga, pagtindig mo. Alam mo ang bawat galaw mo. Alam mo kung hanggang dito lang ang kamay mo. Alam mo kung hanggang isi-stretch mo. At talagang perfect ka sa stage. Third C, your character. Dali lang. You're cheering on your other contestants. Good job. Thank you po. Aww. Thank you, Hurado Christian Bautista. That was emotional. Hindi, oh. Palunok eh. Naman niya eh. Kasi C din siya eh, Christian. Cheering, sabi si Cheering. Sorry, sir. Pero ito na, ano naman kaya ang komento ni Punong Hurado Gary Valenciano sa ipinamalas ni Kim? Kim? Okay. You are, katulad ng sinabi ni Hurado Tuti, you are a storyteller. But I saw something more than that. What I saw was you are a singer. And you are a performer. And you put all of this together, that's not very easy to find in different people who can sing. Plus, and last but not the least, you do it with so much emotion because you're passionate about what you do. Kim, I put my hands together for you because I thought I saw everyone already until I saw you. And I am truly impressed. And I'm excited to see what kind of road there will be for you in the industry of music and the industry of entertainment because you are everything rolled into one. Great job, Kim. Thank you.
Maraming salamat po, Sir Gary V. Ang daming nakikita ng mga hurado, no? Oo. Paano diba? Ibig sabihin nun? May third eye sila. At maraming salamat din sa ating tawag ng tanghalan vocal coaches and TNT band headed by Chuck Hosson. Ngayon ay kausapin natin ang mga kapamilya ng ating grand finalists kasama sina Ion, FC, and Lassie. Yes, thank you guys. Maraming salamat. At ngayon, kasama natin yung pamilya ng tatlong ating grand finalists. Yes. Kaya simulan na natin, of course, kay Mommy Jocelyn and Daddy Ariel, ang mga magulang ni Dylan. Ayan, ano pong masasabi niyo sa performance ng anak niyo po? Sobrang proud na proud na proud na proud kami sa aming anak. Yung gusto niya lang dati na makatungtong sa tawag ng tanghalan, ngayon na final three na siya, sobrang iba, hindi mo mapaliwanag bilang isang magulang kung anong mararamdaman mo. Basta umaapaw kasi yahan. Ay, si Daddy Ariel naman, ano pong nararamdaman niyo ngayon? Natutuwa naman ako at na-achieve niya ang kanyang pangarap. Sana ipagpatuloy pa ang iyong pangarap. Nandito lang kami ng mama mo. Laging nakasuporta. Tama, ayan. So, masayang-masaya po kayo ngayon. Opo. Masayang-masaya. Masayang-masaya. Paling masayang-masaya. Yun! Daddy Ariel, paling... Yes! Kinakabahan lang siguro. Kaya, eto na ha. So, eto naman, kasama naman natin, of course, si Mami Marie at si Lola. Mama Lola Marites! Woo! Ayan, syempre, kay Aliyah, ito po ang tanong ko. Gaano po kayo ka-proud na nakatungtong na nga huling tapatan si Aliyah? 100%? Diyos ko, sobrang ano, proud na proud. Halaga. Yes, 100%! Sobrang proud, medyo emotional si Lola. Ngayon, di siya makapiniwala na nandito si Aliyah. At si Mami naman? Sobrang proud na proud talaga, anak. Alam mo, kanina pa umiiyak eh. Ito, makapasok ka lang sa top 3. Sabi nga namin, di ba, manalo, matalo. Proud na proud kami sa'yo, anak. Ay, good job talaga. Oh, maraming salamat po sa inyo. Yan, okay, at ako naman, kasama ko si Mami, Ami, at saka si Tita Glenda. Yes! Mami, Tita, anong masasabi niyo dahil nakapasok sa final 3 si, ano, si Kim? Kim, wow na wow, anak. Kung buhay lang yung dad mo, siya nang pinaka-happy sa buong mundo, anak. Kasi pangarap lang niya, tapos ikaw ang nagpatuloy. Yay. Super proud, anak. Si Tita Glenda naman. Ano pong masasabi niyo? Proud kami sa'yo. Thank you. Napakahaba ng sinabi. Ayun lang. Masama-ayay sila Tita at si Mami. Yun ang importante. Proud na proud sa palakpaka. Yes, naman. Proud na proud tayo. Yan. Good luck sa ating natitirang final 3. Good luck sa inyo. Maglang people! Malalaman na natin ang resulta. Checked and verified by ABS-CBN Internal Audit, ang pangalang babanggitin na ay ang nakakuha ng ikatlong pwesto sa ating huling tapatan. Siya ay makakatanggap ng Learning and Home Showcase at 100,000 pesos in cash. With an average score of 96.5%. Ikaw ang nakakuha ng ikatlong pwesto. Aliyah Quihoy! Congratulations! Na niya ang kanyang mga napanalunan. Ina-award ni Miss Jamie at ni Ion. Again, congratulations Aliyah Quihoy ng Kawit Cavite. Ang pangalang susunod na babanggitin ay ang tatanghaling kampiyon ng Tawag ng Tanghalang Kids Season 2 at makakatanggap ng tropeyo, management contract from ABS-CBN Music Management Group to be awarded by Jonathan Manalo, ABS-CBN Music Head for Music Content and Operations, and Abby Aledo, Team Lead ABS-CBN Music Management Group. Makakatanggap din siya ng Learning and Home Showcase worth 300,000 pesos at cash prize na 500,000 pesos! Ang score na nakuha ng ating second placer
ay 96.6%. At ang grand champion naman natin ay nakakuha ng 96.7%. Sobrang tikim. Ang second placer natin ay si... Gary Valenciano. And Mr. Christian Bautista. Ito, fun fact. Alam niyo ba na ang kinanta din ng kauna-unahan ng nating TNT Kids Grand Champion ay I Don't Wanna Miss a Thing? Si John Clyde Halili. Pareho sila ng kinanta. Congratulations! Congratulations! Helmet ng Dumaguete! At narito po ang scores ng ating final three. May we also ask Ms. Roselle Nava and Ion to give our award for our second placer na si Dylan. And Sir Jonathan, para sa management contract para kay Kim. Wow, si Kim! Recording artist na talaga! Siya nang magre-revive ng Boom Panes at Karakaraka. Saan na pala papasa? Yun yung unang project first niya. First single niya, Whoops Kim. Congratulations, Kim! Ang dami niyang napadaluhan. Gayun din sa ating dalawa pang mga nagwagi sa araw na ito, sina Aliyah Quihoy at si Dylan Kenisera. At pinabati natin lahat ng mga batang nangarap para sa kanilang mga sarili at para sa kanilang mga pamilya na nagpakita ng husay dito sa Tawag ng Tanghalan Kids Edition. Patuloy na hahangaan ang mga boses ng mga palamang kabataan dito sa Tawag ng Tanghalan Kids Special Time! Abangan ngayong Lunes ang sagupan ng mga pinagmamalaki ng kanilang mga paaralan pagdating sa kantaan sa Tawag ng Tanghalan The School Showdown! Okay, maganda yan! Kaya marami salamat, Madlang People, Solid Showtimers, TFT Subscribers, Madlang Showtime Onliners, kapamilya at mga kapuso, ka-A to C, magkita kita sa Lunes, 12 noon. This is our show. Our time is Showtime!